Welcome back po muli sa ating vlog. So, ang i-discuss po natin ngayon is yung paano gawa ng costing yung mga promo items natin. Okay, mayroon po tayong message galing kay Ian ng from Iloilo. Ang tanong niya eh, paano po ba gawa ng costing yung buy one take one? Tapos yung only wings. Okay, may only wings yata for 199 pesos. Tapos meron ding ano, meron ding promo na catering. For example, 8,000 for 30 person o 30 packs. Okay. Sagutin na po natin. Simulan na po natin. So, start po tayo. Mabilisan lang ito para hindi masyadong mahaba. Start natin yung promo na 8,000. Okay? Yung 8,000 na promo natin, good for 30 person. Gagawin po natin 'yan para malaman natin kung ano, magkano ba i-budget natin sa food. Okay? Ang start lagi niyan is pagka mga catering, since sa kanila yun naman yung lugar, sa kanila electricity, sa kanila yung mga tubig na makonsume natin doon, wala tayong masyadong another expenses. So, mostly 40%, okay na yon, 40 to 45%. Okay, yung food cost natin sa promo, catering, sabi na 40%, magkano yon? 40% ng 8,000 is 3,200. Tapos maglalagay tayo ng dalawang waiter o isang helper. So 900, sabi na tatlo sila. Transportation, kailangan natin lagyan ng budget ang transportation kahit na personal mo sasakyan 'yan. Siyempre nag-spend ka ng gas. Yung value ng sasakyan mo kailangan mo mag-charge sa isang business. Kahit na sarili mong gamit 'yan, kailangan mo i-charge. Kahit na ikaw ang napapagod, ikaw ang nagtatrabaho, may charge ka pa rin. At least may sweldo ka. Iba pa yung kinikita mo sa business mo. Okay, mag-charge ka ng transpo, 500 pesos. Mag-hire ka ng dalawang chef para doon magluto lang sa pagkain ng event. 500 each, so 1,000. Tapos mga consumables, ibig sabihin mga sabon, na plastic, container, etc. Kung disposable lang gamit mo, kailangan mo lagyan ng budget or mga plato ang gamit mo or lahat ng mga disposable na doon. Nandun ang sabon, nandun yung garbage bag, cling film, etc. Lahat yun. So, budgetan mo lang din yun. Sabi mo na 500 pesos. So, total expenses mo is 6,100 pesos. So, meron kang gross income na 1,900 pesos. So, ganun po ang pag-ano ng promo ng mga catering o promo. So, maging strict ka doon sa budget mo ng food na 40%, so 3,200. Yun lang yun ipamimili mo para sa gagamitin mo sa catering. Or, kung hindi naman, kung may mga stocks ka na sa bahay, yung value lang ng 3,200 lang na gagamitin mo para doon sa catering. Para at least hindi ka mag-over expenses. Tingnan mo, sa isang event mo, mayroon kang net profit na 1,900 o baka mas mababa pa dyan kung mas marami ka na i-spend sa mga pagkain. So, ganun po yan. Okay, nasagot ko na po yung promo na 8,000 promo, 10,000, depende yan. Dapat maging strict ka sa bawat budget ng bawat event. Okay? Hindi mo na yung bahala na kung magkano'ng basta per 30 person yan, pang yung chef mo, hingi ng hingi sa'yo, pabili ng pabili sa'yo, so hanggang mag-above na siya sa 40% na food cost sa budget mo. Ganun lang yun. Minsan, sasabihin mo siya, chef, 40% lang ang budget natin na ang budget lang natin 3,200 sa mga pagkain. So, babudgetin niya yung 3,200 para sa pamimili ng mga raw materials. Okay? Pati yung packaging, pati yung cling film, etc. Sabi mo, ito lang yun, 500 pesos. So, yun lang. Para at least, hindi ka nagpapagod na hindi mo naman Anyway, this is a promo. Pwede kang magmaba dyan ng profit. Pero, kailangan talaga makita mo sa bawat event mo na meron kang Ang tawag dyan, event PNL. Okay, nakalagay yan dyan na sa gilid ko. Ilalagay ko dyan para at least alam mo yung paano gawin. Okay, sa buy one take one tayo. Ang buy one take one, for example, burger. Meron kang buy one take one. Ang cost ng burger natin, ang food cost ng burger is 50 pesos. Ang selling price mo is 162, for example. So, nag-buy one take one ka niyan sa happy hour mo. Ngayon, ang gagawin mo, hindi mo isipin na, huwag mo isipin na,
namigay ka rin ng 152 pesos na ano, na isang burger na free. Sa customer, sasabihin mo yan, sir, nakalibre ka ng 162 kasi 162 nga yung selling price. Pero sa ating mga ano, mga food business owner, hindi mo ikakalculate yan ng 162. Ikalculate mo yan sa cost din nung ibibigay mo. Kaya nga ang daming mga business na nagbabay 1-take-1 kasi o kaya naman, kung ibibigay mo yung burger, 162, tapos free na ganitong items na mas mababa yung selling price o mababa yung cost. Mga ganong bagay. Pero sabihin mo na nga lang na buy 1-take-1 yung burger. Ilan ang cost ng burger? Magkano? 50 pesos times 2. So 100 pesos na yung puhunan mo. 100 pesos na yung cost mo, and then selling price is 162. Divide to 162 is equal to 61% food cost. Okay, 61% ng food cost. Mataas siya, pero since nga kailangan mo magdala ng tao, ng customer dun sa restaurant, as a promo, okay lang din naman yan. Kasi nga, ano bang mahalaga? May maliit kang kita o wala kang benta sa ganong oras, di ba? Nasasayang lang yung kuryente mo, nasasayang lang yung tao mo, nakatambay lang dyan. So, yun na nga, 61% yung ano, yung food cost mo. So, ang importante pa rin dyan is magkaroon ka ng benta sa ganong oras, sa part-time mong oras. Okay? So, ganun din naman, kung magbabayad ka ng marketing, maglalagay ng mga poster sa labas, o magkukuha ka ng marketing expenses din yon. So, at least, ito man, ang tawag natin dito is LSM. Ibig sabihin, local store marketing. Yan yung mga local store marketing natin para mahatak natin yung mga customer pumasok sa loob ng restaurant. Okay, next na tanong is yung Unli Foods. Yung Unli Foods natin na Unli Wings na ang benta is 199. So, bago po tayo magbigay ng isang promo ng mga Unli Food, Unli na mga pagkain, kailangan natin na ano, kailangan natin i-trial muna. So, magpa-test ka muna. Pakain ka ng dalawang tao, tatlong tao na Unli kung hanggang gaano kadami yung ano, yung maubos nila. Ngayon, ang costing naman ito. Kung ang bili mo ng isang kilo ng wings, for example, ako yung customer, 1 kilo yung nakukonsume ko, ano, sa Unli, unlimited, so marami na yon. Pero sabihin na lang natin, ang bili mo ng 1 kilo is 100 pesos. Ngayon, binibenta mo siya ng 199. So, ang cost mo pa rin doon is 100 divide sa 199 selling price. So, meron kang 50.25% na food cost. So, meron kang 49.75% na gross profit. So, yun, sabi nga, promo yan para lang mahatak mo yung customer pumasok sa'yo o pumunta niya kasi hindi naman niya palagi pagpunta. Palagi namang wings, palaging wings, di ba? So, susunod na punta nila, kakain naman niya ng ibang pagkain. So, yun po, na sinagot lang po natin yung tanong. Unli, tsaka buy one take one, tsaka promo ng catering. So, I hope nasagot po natin yung Sir Ian, yung tanong mo about dun sa costing. Okay, maraming salamat po. So, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe. Sa YouTube channel ko po, marami pong ano, mga videos din na nandun. Cooking Techniques din po, Chef Francis. Subscribe niyo, marami po nung mga videos na matututunan din kayo. Salamat! Hanggang sa muli! Bye-bye!